Ayan, hello, what's up? Good evening sa inyo lahat. Ayan, this is the TPC T1 versus MG Trust. Kami makakasama nyo for this evening. This is KJ. And I am Dayanara. Good evening, guys. Don't forget to like and share na ng public yung ating live stream. Welcome sa Koinix page. Tawag dito, official. Ayan, broadcaster tayo na si. So, walang delay. Wala rin makakapag-spoil. Kaya, sulitin nyo na, guys, yung viewing experience nyo. And last game na rin natin to for C-Dots. Tatalo naman tayo sa ibang yes. region right after this one. Kaya naman, happy viewing. Pero eto, meron na agad picks yung both sides from the side of Motivate Trust Gaming, Queen of Pain, Spirit Breaker, T1 naman, etong Weaver. And matanong ko lang, KJ, habang wala pa naman din masyadong big, ano yung tingin mo, Hero, na pag-aagawan, posibleng pag-aagawan dito ng both sides? Kasi bago tayo, diba, mag-live, nag-uusap rin tayo kanina. And may napansin ka na similarity dito sa dalawang teams. Oh yes, tingin ko morphling rating possibly yung maging heroes lang din dito na pag-aagawan ng both teams, kasi as far as I know, etong si rating parating pinipick out niyang MGT, ganun din for yung T1 mahilig sila mag-morphling since yun yung isa sa mga best hero ni 23 Savage. But I like how T1 reacted sa heroes ng MTG, kasi MGT, kung makikita mo kasi dito, they do have the Queen of Pain and Spirit Breaker, which is sobrang grabe, mobile lang hero nila, which is etong si Puck, sobrang ganda with the Dream Coil. So kahit mag BKB yan, spell immunity itong mga heroes to later on, once magkaroon si Puck ng kanyang Aghanim Scepter, it will prevent these two heroes from moving during the team fight. So tingin ko goods na goods sa sinecure nila tong pack na to. At saka isa din to sa comfort hero ni Carl, yung mga malilikot na heroes. Napakaganda sagot nga na itong pack. At saka at least alam mo na, di ba, silence, meron na agad dun sa may side nyo. So mamaya ang tingin ko poproblemahin na lang dito ng T1 is yung mga disable. Pwede yung mga stuns para meron laging follow-up yung silence ng T1. And alam din naman kasi natin na itong Spirit Breaker, kapag ka na-max out niya na yung kanyang Bulldoze, that's almost 70% pa or 40% na 70%, oo, kung ako nakakamali, na status resistance ang makukuha dun sa Bulldoze niya. So, ang gagawin niya dito, pagka na-coil sa later on, pwede niyang putulin as long as available yung Bulldoze niya, nagamit niya. Kaso, magiging follow-up na lang ng T1 is the stun. So, waiting tayo for the side of T1 na kumuha pa ng additional na disable. Kasi yung Spirit Breaker sa ngayon, kahit na ilagay siya as a support, dumarating yung time na kahit mid-game, nakikita siya nag-item siya, diba, ng mga pang-core na items. Tama. Shadow Blade. Parating mo nakikita yung Shadow Blade kay Spirit Breaker eh. So, I'm surprised for T1, nagbaban out pa rin sila ng middle lane, no? Kahit na merong Queen of Pain. So, iniisip siguro nila dito na there might be a possibility that etong si Queen of Pain pwede pang ilagay sa ibang lane para ma-avoid etong si Puck. Kasi alam naman natin na isa si Puck sa mga heroes na kaya-kaya yung Queen of Pain sa middle lane. At the same time, hindi masyadong mabubuli ng Queen of Pain just because yung Shadow Strike ni Queen of Pain is dodgeable by yung pay shift nga neto ni Puck. So, still, sinasagutan lang nila na dapat manalo etong Puck sa may gitna sa game na to para, you know, smooth yung galaw ng T1 overalls during the game. Yes, and speaking of sagot din, KJ, ha, etong Disruptor, sagot din naman to para sa two heroes ng T1. Dalawang malilikot, Weaver, nandiyan na yung Glimpse Back, pwede bigay sa kanya dito na Disruptor. And then yung Static Storm, Kinetic Field naman, mamaya para kay Pak para mapigilan yung kanyang kalikutan sa team fights. But speaking of disable, sa kulang ng T1, nakumpleto naman nila yon with the Lion. And then eto, sinamahan pa nila ng Doom na pick. Medyo nakakatakot so far yung draft dito ng T1. And nabanggit nga kanina ni KJ na isa sa mga pag-aagawan talaga ng both sides ay yung hero na Morphling, kasi na-ban out na yung Raid King eh. So ano pa bang open na madalas nilang pinipick? That is the Morphling, nabanggit ni KJ. So with this Doom na pick,
Pwede na hindi na ituloy ng Motivate Trust na kunin yan or Yes. baka T1 ang kumuha. Oo, possible na T1 yung kumuha pero tingnan natin kasi so far etong T1 ang ganda ng sagot nila dito sa Queen of Pain and then Spirit Breaker kasi nandyan si Lion pero Razor, isa to sa mga heroes na way back pina-first pick sa two-phase ng peaking phase but this time siguro nag-resort dito yung MTG MGT na okay Doom yung magiging offlane dito ng T1 so we might possibly get this Razor which is kayang lumamang sa isang Doom sa laning phase but T1 could possibly go for this Doom mid which is classic card and pwedeng magpack pa offlane etong si Kuku kung ayaw nilang you know, malugi sa laning phase yung isang Doom. Pero, pwede din naman, ang mangyari is still fuck mid. Kuku is muna since he does have Devour naman na pwedeng pambawi niya later on. Pero, MGT respecting etong ang si Morphling no na sobrang isa sa mga high pick ng T1. Yes. Nanggal nila lahat dito ng mga magaganda sanang carry din for 23 Savage. Wala na yung Medusa, wala na yung Raid King, Morphling. Yun nga, napag-uusapan natin ang gandang ban. Pero eto, last ban ng Motivatress Gaming is the Phantom Lancer. T1 naman, tinanggal yes. na din nila dito yung Broodmother and then yung Lina. Ano pa yung mga naisip mo na carry na pwede kunin dito ng T1? TB. Oo, open pa. Illusion-based na hero kasi so far mukhang onti lang talaga yung pang-clear out ng MGT, no? Sa illusion hero, kaya din tinanggal nila yung etong PL. So, maybe they could go for etong MGT ng fast game since they do have this Razor. So, iniisip ko baka mag-Death Prophet pa nga sila dito, eh. Pero they do go for PA. So, classic lang na PA yung kayang mag-blink out, no? Kapag na, ano, static link. Na isang Razor yes. during teamfight. Bilis mag-out ng mga heroes ng T1 and medyo nakukulangan ako dito sa disable ng Motivate Trust Gaming kasi ang aasahan nila Greater Bash, pwede yung Nether Strike din and yung Glimpse Back nitong Disruptor pero other than that wala sila nung targetable na stun para pigilan yung mga escape mechanisms ng T1. At yun ang nakakatakot. Dahil baka doon mawalang ya ang Motivate Trust Gaming. Pero last pick naman nila is their offlane, kung hindi ako nagkakamali. And karaniwan naman, mga offlane is setter. So, ano pa ba yung mga pwedeng Tide kunin Hunter? Dito eh, ng Motivate Trust Gaming? Oo. Pang set talaga ang kulang for MG Trust eh. Tidehunter, di kaya DP yung nakikita kung pwedeng gamitin ng MGT eh. Pero we'll see ano kaya yung kukunin nila. Kasi so far sa nakikita ko sa screen, sobrang positive ng vibes no na MGT. Kanina pa sila nakasmile eh. So, parang maganda yung mood nila dyan sa kanilang bootcamp. So, ay, parang naiiba to si ano. Ah, pero DK. So, they go for that fast pace na game. Kasi, syempre, si DK yung tipong, wait lang, DK mid ba to? Pwede din eh. Pwede din. Yung parang gusto nila na mabilisan lang na makakukuha kagad ng tower at the same time, eh, tanky sa team fight. And, so, DK mid nga ata. DK. Carry Razor, offlane Queen of Pain, by Masaros. So, in-adjust ng Motivate Trust Gaming yung kanilang positioning, ha? And, ang makakatapat ng DK is Pac. So, parang casual na lane lang. Pero Razor against the Doom pa rin, KJ. Nako po. Tiis talaga dito si Bosco. Ganda. Oh, especially nandiyan pa yung Disruptor eh, no? So, sobrang gandang combination yan, if ever. Kasi, isipin mo, kapag in-static link, makawala ka man,
pero kapag pinabalik ka rin ng Disruptor, so sobrang solid na combination nun, sobrang deadly. So for Kukuti is talaga yung gagawin niya dito sa bottom lane. And ayan, ang mahirap pa is that Weaver yung kasama niya, pretty squishy hero din. And wala din magagawa yung isang Weaver para siya tulungan or di kaya putulin yung static link, no disable at all. Pero ang pwedeng gawin niya is, you know, sundot-sundot ng right click dito kasi yan. Since Disruptor is also squishy, no? So, pwede niyang gawin yon para mapalamang si Kuku. Yes, and eto na, KJ, start na ng ating game number one. Pakilala na natin ang both teams from the Radiant side, Motivatress Gaming, Boombi, sa kanyang Disruptor, Kyu, sa Spirit Maker, Gachaboy, Dragon Knight, Masaros, sa Queen of Pain, at Jack Boys para sa Razor. Yes, for the side naman ng T1, we have Kuku with the Doom, Coil Pop, White Man naman para sa kanyang Lion Zephyr with the Weaver, and 23 Savage para sa kanyang PA. Ayun. So, and KJ, ko, para... Ba? Oh. Ayan. Tatanungin sana kita eh, para makahabol sa bet yung mga tropa natin eh. Ano ba yung insight mo or pwede nilang tayaan na tab sa PNH bet na tingin mo teka pwedeng lang lumamang? Or malaki bakit yung... Parang, or may chance manalo? Teka lang ah. Bakit parang pinapakon mo ko? Parang pinapakon. Ako nagsisip ako. Guys, ganito na lang gawin nyo. Kung gusto nyong mag-bet, bet responsibly, punta kayo sa PNX Bet. Gamitin nyo code namin, Lupon, WXC. At bet responsibly, kung may katanong nyo, PM, lakas ako yan explain, okay? Mahirap pa sa akin. Opinion lang naman. Baka sabihin kasi, sige, kasi napalo tuloy ako. Ito kasi sinabi ni KJ. KJ kasi. Oy! Hina! Ayaw kong magalit yung taong bayan. Grabe ka naman. O guys, ayaw tayong bigyan ng insight ni KJ. Bala na lang kayo. Ikaw na lang. Na lang. Ganito na lang. Sundin niyo na lang yung puso niyo kung saan niyo ba gustong tumaya, mga sir, ha? Ikaw ba kaya? And bet responsibly. Oh. Sagot. Katataya ako dito game 1. T1 ako, T1 guys. Kasi ganda ng draft nila. Kompleto din. Game 1 winner. Ha. Tingin ko guys, maganda talaga ang betan. Magandang betan yung mga ano, yung mga winner, match winner, game winner kasi pag tumaya kayo sa first 15 kills, hindi, depende na lang kapag mataas yung odds, tas doon nyo gusto tumaya, may malaki talaga chance nyo doon, diba? Lalo na pag lamang sa early, and may mga teams kasi na hindi sanay mag-close out ng game. Yun nga lang, pagka nakita mo na, wala nang chance ang bumawi, eh, pagka nag-match winner kayo, meron pang pwede pang game 3, pag nag-game winner kayo, pwede pang mag-late game. So, game winner, guys. T1. So, sa draft lang naman. Dapat tumaya sila kung gusto nilang tumagal yung pera nila, match winner. Kasi tatagal lang 3 hours yung ano mo, yes, pera. Kapag gusto nyo ng ano, mabilisan, first blood na. Oo, first blood na. Kayo kahit kaninong team ha, pero yun na. Guys, bet responsibly po tayo, yes, ha. Wag sisihin ang caster kasi hindi kami yung naglalaro. Ayan, tama yan. And eto, sabay-sabay nating pusuan yung mga bets dyan ng mga manonood natin. Mid lane match up, KJ, kanino ka dito? DK or Pac? Ano lang to eh, parang match na match lang to. Kasi usually DK naman hindi talaga mabubuli out ng Pac yan kapag alam mo na nagkaroon na ng level kasi ipapa-up talaga ng Dragon Knight yung kanyang Dragon's Blood, which is it makes hard for a Puck na bulihin etong si DK. So as much as possible ngayon, kung pwede kay Coil, i-right-click niya na yung Dragon Knight habang wala pa masyadong level kasi later on wala na, mahihirapan na siyang patayin yung DK na yan unless magkaroon ng tulong from Lion. And ito, bottom lane natin, guys, pinapakitaan na rin nila dito ng aggression si Kuko. At napag-usapan na rin naman namin kanina ni KJ nung draft pa lang,
na kung eto nga yung magkakatapat, medyo mahihirapan etong si Kuku. But the good thing is, meron siya ni VAR, pwede pa siyang bumili ng Midas. Pero habang pinag-uusapan natin yung First Blood, nakuha na ng T1 sa may top lane. And that First Blood is brought to you by PNX Bet. Don't forget to use our registration code na LuponWX. And siyempre mga sir, bet responsibly. Naku po, naku po, may nahuli din naman, and that is the Weaver. Mukhang nagpa-tower hit na lang kasi wala na rin buhay. Etong Weaver, yes. Pero that's PAKJ, ha? Na nasesecurean ang lane, pero ang bilis na bawian ni Masaros. Yup, 2-2 agad ang ating kill chart. At siyempre, di naman magpapatinag yung Motivate Trust Gaming. Yung magpapaiwan yan. Oh, that's true. At saka, sobrang ganda din ng ginawa ng T1, no? Kasi I expect na si Zephyr yung maglilin nga sa bottom lane. Kasi nga siya yung position 4. Pero, they go for that Lion. Nakasama ng Razor. Kasi alam mo na, kailangan talagang pangtulong ng... kasama ni Lion yung Doom. Kailangan kasi tulong talaga ng Doom dyan with the disable para hindi mag-go etong si Kuku. Sorry, Kuku. Yes, pero eto ha! Naku po, tuloy-tuloy ang bakbakan natin sa may top lane. But, yung mga nangyayari guys, in favor of T1. Currently, kasi this is 23 Savage and eto yung PA or yung carry ng T1. Tapos, ang gandang laning phase pa. Paano babawi doon sa top lane ng Motivate Trust Gaming? Laban bawi yung ano eh, nangyayari dito sa top lane. Sobrang sakit din kasi talaga ng Weaver, right Lincoln. And then, Queen of Pain kasi is a hero na kailangan talaka ng level in order maka-dish out ng damage eh. Kasi most of the time, yung damage kasi ng Queen of Pain coming from his skills. Yung right click niya, kayang indayin lang yan ng PA and then Weaver pa na sobrang likot. So, if you're Queen of Pain, hindi ka din basta-basta pwede mag-blink in eh. Kasi sobrang tagal ng cooldown ng blink mo at this point. Sobrang aga pa. Yes, ile-level 1 lang yan eh, diba? Kahit sa mid ilagay yung Queen of Pain, level 1 blink lang talaga muna early and then depende na lang or situational kung alin ba yung imamax niya sa first or third. Pero, at least ha, gusto ko yung aggression na pinapakita ng T1 kasi kung titingnan natin yung lineup nila dito, PA plus the Weaver, medyo mahihirapan silang pumatay. Pero with the aggression at saka investment na pinapakita nila maya at maya, kaya nyo guys, napapababa nila ng ganito yung buhay ng course ng Motivate Trust Gaming sa top lane and nakapag-blink out pa etong si Masaros. Meanwhile, etong si Q, parang siya yung pwedeng balikan ng T1 anytime soon. But ready! Ready itong T1 sa bakbakan. With the salve, fresh na naman yung HP na PA. Pwede nilang labanan knowing na charge of the darkness. But napatay kapalit ng Spirit Breaker yung Weaver. But PA ulit yung KJ. PA lang yung... Nakikinabang ng grabe yung PA dito. Kasi kahit hindi siya makakuha ng kill. Kasi yung experience na bigay ng mga kills na yun, sobrang importante yun kay PA eh. So, tingin ko kahit na di-disrupt yung farming niya a little bit kasi nga sobrang bakbakan yun sa top lane, beneficial pa rin yung nangyayari sa kanya. Tsaka double purpose pa yung nagagawa ng pagkamatay nito ni Zephyr kasi nakakapatulong dun siya sa middle lane. So, goals yun na nangyayari so far overall. 41. Totoo. Especially sa side. Pero eto. At saka nakamatay si Kuku. KJ ha? Carl, naku po, hindi na nagtuloy-tuloy pa yung Charge of the Darkness. Thanks to the call, meron na ito si Carl Santino. Pero bumubuga yung dragon, yun nga lang yung dragon pa. Yung nadehado, pwede pa ba nilang isahan yung Spirit Breaker? Hahabulin pa na itong si Zephyr, pero good kill. Once again, for the side of T1, ang bilis ng naging reaction nila sa may gitna. Tipik agad, nung nakita nilang uma-advance yung DK eh, and sobrang lugi doon yung MGT kasi ang nangyari doon, kakagamit lang ng Dragon Knight ng kanyang dragon. Instead na lumamang siya sa lane, eh wala na siyang nagawa doon, hintay ulit siya ng another dragon form bago lumaban. Kasi, oops, teka. Sa minuto ulit.
Pero eto, KJ, sa top lane, walang hinihintay. Currently, yung T1, laban. Kung laban, 12 seconds pa pala yung cooldown ng Blink ng Queen of Pain. Mukhang idadive to ng Phantom Assassin plus the Weaver combination ng T1. Delegado si Masaros, may niinda pa siyang EPs. And Masaros is gonna die once again. But 23 Savage, buhay ba to? Nakapag Magic Wand, kaya ba? Hindi na. Nandiyan na rin pala yung Spirit Breaker. Pero 2K lead na to dahil sa lahat ng mga pangyayari in favor of T1. Tingnan mo, si Kuku na nga yung ano, instead na mahirapan siya sa lane, eh, siya pa, nakakuha ata ng kill. May nakakuha ba ng kill? Kasi may tinipan si Kuku eh. Tinipan niya yung Razor sa lane eh. And looking at Kuku, parang hindi hirap yung hero na to dito sa may bottom lane. Sobrang farm na farm. And mamaya kapag nakuha niya pa yung kanyang item, naku, lagot. Pinasok na. Oo. Hindi, ito si Nandwich na guys, si Phyllis. Dapat ka nang matakot, sabi nila dito para sa Motivate Trust Gaming. And sumama sa hukoy si Bumbuy. Naku po, Q, kailangan mo nang umalis dyan. Kung hindi, sama-sama kayo sa Dreams. And ano bang lane ang naipanalo or at least stable for the side of Motivate Trust Gaming? Lane ba ng wala. Razor or tagilid lahat eh, no? Kita may net worth. Wala yung Razor, instead na manalo sila na Disruptor sa bottom lane, mukhang na-pressure din sila eh. Kasi grabe yung bakbakan sa top lane. Yung Disruptor, isang beses ko lang siya nakita, tumulong dyan sa middle lane. Pangat pa sa timing ng MGT is that, namatay kasi kagad eh, yung Dragon Knight with the first use of his Dragon Form. Kasi ang gustong gawin na MTG is i-push yung middle lane with the catapult. Kasi hindi nila yung nagawa. Kasi nga, pagka-pop ng Dragon Form, namatay kagad yung DK. So, dun pa lang napigilan na ng T1 yung pag-snowball ng isang Dragon Knight na supposed to be kahit papano makadish out ng damage sa Tore. So, walang nagawa. Kaya napabayaan din yung side lanes. Kasi, diba, nakita natin kanina yung dalawang support ng Motivate, eh, pumunta sa gitna. Tapos, damay-damay na. Yun ang hirap sa Motivate Trust Gaming din eh, no? Magre-react yung mga supports nila. Pero ang ending, wala rin magagawang maganda, di rin mapagtatanggol etong si Fearless or si Gacha Boy, and hindi rin sila makakapag-take ng objectives. Ang nangyayari, nag-gap lang rin nila etong si DK and top lane akma ng sisigaw. Sana si Masaros, pero napatay siya ni 23 Savage and White Moon. Ako po, yung pwede pa yata nilang bigyan, pero Finger of Death, wala pa tayo sa 10-minute mark. May mga ulti na yung supports ng T1, ganun kabigat ang mga nangyayari ngayon for T1 and timelapse. Yan yung walang disable, yan yung kulang sa disable na Motivate Trust Gaming. Talagang hirap na hirap sa paghahabol, sa pagpe-prevent, lahat-lahat. Pero sino sinigawan? Yun pala si Carl, ang kanilang si nabangan. And Carl is gonna die sa wakas. Yun ang pinakagustong gawin ng Motivate Trust Gaming. Makapatay man lang, makakuha man lang ng core. Kasi kahit support, ang hirap eh. And naku, speaking of support, Motivate Trust Gaming ang nauubusan dito ng support. Non-stop bakbakan nga, KJ, pwede pa yata nilang bigyan na itong si Gacha Boy. Pero back to farm na si 23 Savage. And 23 Savage sa charge siya, but pipigilan na yon ni Q at di na sila mag-overextend pa. Dahil yung EDF mukhang patapos na rin naman. Oo, pero mukhang iaano yata dito eh. Uy, nakita na ni si Fear yung plano. Pero hindi pa nakakapag-out yung PA. 23 Savage nakapagtago sa punuan. And ikaw na lang ang aming papatayin. And swerte naman na Motivate Trust Gaming, may streak pa pala si Sephir doon. Hindi ko in-expect yun, ha? Pero mukhang ilalaban yata to ng ano eh, T1 eh, yung top lane. Kaya eh. Kaso, tingnan natin. Walang coil. Baka out na ata. Hindi na nila kayang pigilan kasi kakapap lang din ng Dragon Form eh, ng DK, so with a catapult pa. So eto na lang yung consolation prize ng Motivate Trust sa lahat ng nangyaring team fight. So good thing nagamit nila ng maayos yung Elder Dragon Form. So yan, kailangan nang kunin ng T1 yung mga stocks dito kasi possibly eto na yung kukunin na mapa ng Motivate Trust eh.
problema lang dito sa Motivate Trust, wala talaga silang pang-late game. And para sa akin, Masaros heroes talaga is dapat mga tanky heroes eh. Kasi kita mo, the way he plays the game, sobrang aggressive eh. Nagbi-blink in din yung kanyang Queen of Pain eh. Well, inabot. Tapang. Nagwa-ward pa si Bumbuy doon, napakalalim. And yung Razor natin for the side of Motivate Trust Gaming, medyo hindi rin mayaman kasi KJ eh, no? Ang hirap nito for Razor kasi yung Razor, isa siya sa mga i-expect mo talaga na kapag pinick mo yung hero na to, siya yung lalamang dun sa may lane na kinuha mo. Pero hindi ganun yung nangyayari or hindi ganun yung nangyari for this Razor. And hindi gusto ng Razor na naghahabol siya sa items kasi hindi rin ganun kabilis mag-jungle etong si Razor. Kita nyo guys, naglagay pa rin siya dun sa may kanilang bottom lane para mahabol niya yung mga nawala sa kanyang farm. And nahihirapan na dito yung Motivate Trust Gaming. Instead na nagsusnowball sila as early as the 12-minute mark, baliktad ang mga nangyayari because of the very good laning phase na na-secure ng T1. Pero gusto yata nilang patayin dito si Kuku. Kaya ba? Nako po, nakaramdam. Nag-out. Wala, failed na naman. Tama. Kasi the only advantage na meron dito yung Motivate Trust is that mabilis silang mag-push with the help of DK and then with the power of Razor sa early game. Pero T1 kasi dito, as long as napeprevent nila yung sobrang pag-snowball ng heroes ng Motivate Trust, lalamang talaga sila sa late game nito eh. Nakakapag-farm na maayos yung Doom. Nakita naman natin network-wise, hindi namatay yung isang Doom sa lane. And then nakakapag-farm na maayos yung Puck together with the PA. So I think overall, going well for T1 yung nangyayari as early as now. And MTG, wala sila nakukuwang sa mga smoke nila. Mahirapan din kasi sila mag-initiate ng teamfight kung walang Blink Dagger yung isang DK. So, siguro kapag nagkaroon na siya ng Blink Dagger, which is I think meron na sa ngayon, ito yung time na pwede silang humuli. Oo, kaso nakaiwas na naman yung Paco. Sa Static Storm Kinetic Field, sana ni Bumbuy dun. Pero iba na lang ang tatargetin natin. Sabi na Motivate Trust Gaming, na-break na yung smoke ni Gacha Boy. And immediately, naramdaman nila may tao sa high grounds. And mukhang failed na naman, KJ, yung attempt ng Motivate Trust Gaming. Rather, ibibigay na lang nila yung EDF dito sa may first tower sa mid lane ng T1. And kaya nilang ipusto ang bilis na wave clear ng T1, no? Wala agad creeps to tank off yung tower damage. So mukhang failed attempt. After nun, failed attempt ulit. Ano ba ang best scenario for Motivate Trust Gaming dito, KJ? Meron pa ba? Kaya pa ba? Eh, kaya naman kahit papano. Kaso kailangan nilang masulit yung Dragon Form ng DK. Hindi pwedeng mag-continue na okay, nakakapag-farm yung tatlong cores ng T1. Kaso sa ngayon, kapag nasasayang yung Elder Dragon Form, parang walang way para lumaban dito yung side ng Motivate Trust. Kasi if you're Motivate Trust, kailangan kung gusto mo lumaban, eh handa ka. Unless katulad ng mangyari is mapitas nila isa-isa yung heroes ng T1, which is possible naman since meron nang Blink Dagger yung DK. But, kapag, wait lang, tingnan natin. Mukhang lalaban sila, gusto talaga lumaban ng Motivate Trust. Eh, gusto nilang alam mo yung pilitin na magkaroon ng team fight kasi alam nila malakas yung heroes nila sa early. Kaso iniiwasan lang sila ng T1 eh. Alam ng T1 yung capacity or capability ng heroes nila pagka late game. Oh, yes. Nakaiwas na naman. Kakata, cute ang T1 at nakaiwas na naman nga KJ sa kamatayan. Sana hindi nila may utilize dito yung mobility na meron sila. Nakakahinayang lang for the draft ng Motivate Trust Gaming kasi yun sana yung expectation nila, pero yung reality sobrang kabaliktaran ng kanilang gusto. Tingnan mo, patay si Gacha Boy dun sa may gitna, sinaglit lang ng T1, hindi pa umabot yung responde sana ni Phyllis. Napakalungkot. Pero may na nether strike and that's Whitemon, but hindi pa bumaba si Whitemon dun sa may cliff. Yung ang kanilang ahabulin dito, hindi na na-available yung Doom and napabalik etong si Kuku, but naspatan ni si Fierce si Masaros together with the Disruptor. Pero ang happy na nila lagi, no, sa kanilang nakukuha.
core. Mm-hmm. Lagi sa side ng Motivate Trust Gaming. Problem for MTG is kita mo sila tatlo naghahabol sa isang Weaver on top lane. Yes. Possible siguro kung nakasama nila yung DK doon. Yun yung si DK kasi yung magse-setup ng ano eh combination ng Motivate Trust. Ang problema, hindi nila kasama yung Dragon Knight. So si Dragon Knight pa yung parang may blink dagger na instant stun. Yun ang sinabi mo dito na sobrang lacking ng Motivate Trust ng disable dito, and yun yung nagpe-prevent sa kanila na gumaw ng gumaw kasi dapat si DK talaga yung mauna eh. Kaso si DK nagpa-farm eh. Busy siya sa buhay niya eh. Paano sila huhuli kung wala si DK? Kita mo sobrang lalim na nung pinuforce sa teamfight dito ng Motivate Trust Game. Sobrang gigil na sila and wala. Hindi available yung Doom. Wala rin magiging laban dito yung T1. And sa wakas, after 17 minutes into the game, matutuloy-tuloy na nila yung pressure, yung push dito sa may first tower sa gitna ng T1. Yes. Dapat talaga nandyan si DK. Yun, sure ball, makakakuha talaga sila ng kill. Kasi kapag wala si DK, wala din gagawin yung heroes nila. Mobile din kasi yung heroes ng T1 eh. Weaver, Puck, tapos yung Doom. Siguro maya-maya kapag nagkaroon niya ng BKB, medyo mahihirapan na din yung side ng Motivate Trust na patayin yung Doom. Sobrang yaman na din eh. Pero sa ngayon, ang gusto ko naman dito sa nangyayari for MTG is that hindi na be-behind yung Razor sa farming. Obviously, kasi oops. Huli ba to? Si Saphir? Hindi siya ginagamitan. Ay, wala pala. Akala ko hindi siya ginagamitan ng kinetic. Static Storm pala, yan. Wala naman pala. Yes. Ginamit yata sa may middle lane. So, gitna. Ang sobrang tulis na rin, ano? Mag-farm na ito ni Jack. Kasi, syempre, imagine mo, yung Doom, meron siyang Hands of Midas with a Devour pa. So, sobrang solid nga na ito ni ano. Pero tingin ko kasi si 23 Savage, aangat at aangat din yung hero to eh. Kasi kakabuo niya lang na kanyang Battle Fury. So maya-maya makikita natin na malalagpasan pa rin ng isang EA yung network ng mga lead ngayon. So pinapatagal lang na T1 yung laban dito kasi hinihintay lang nila na magkaroon ng decent item yung PA eh. Alam nila sa teamfight lulugiin sila kung Battle Fury lang din yung gamit ng PA. So yeah. Mamaya din pagka nag-take ng Roshan yung T1 or umabot tayo dun sa may point na second Roshan. Napakaganda ding ibigay ng Aghanim Shard for PA, no? Mm-hmm. Sobrang manlalambot yung mga cores ng Motivate Trust Gaming. So, napakalaking problem yung i-face later on ng Motivate Trust Gaming. And sila sana yung ganda eh. Sila sana yung nag-early. And late game, Position 4? Position 4 Lion. Napilitan na sila ditong bigyan ng dahas. Wag lang sana magiging kapalit etong carry ng Motivate Trust Gaming, pero parang ganun na nga yung mangyayari kay Zay dahil Lion para sa Lion, para sa position 4. Grabe ang bigat ng binuhos para kay White Moon, no? Kay White Moon ba yun o si Saphir? Si White Moon. Sige, si Lion na lang. Ayan si White Moon. Si Lion. Oo, nabigyan. Pero hindi magandang trade yun for Motivate Trust kasi sobrang madedelay yung Razor. Kasi sabi mo nga kanina, ito yung hero na kailangan lumaban ng lumaban in order na magamit niya yung kapangyarihan niya, especially early stage of the game. Kaso, alam mo na si Razor pa naman yung tipong hindi mabilis sa farming. Kumbaga, kung bumawi. Pero at least, di ba, kahit sinabi natin na hindi siya mabilis mag-farm, ang bilis pa rin mag-farm. Neto ni Jackie kasi nasa top network pa rin siya eh. Second, oh. Kahit na namamatay siya, so solid pa rin kasi yung bubuin niya is refresher. So nandun yung perseverance na nag-help sa kanya na mag-regen yung mana niya. So he can spam out his skills at ma-clear out kagad yung creep wave. So yan, ganyan lang yung gagawin niya dito.
At least meron din siyang bantay, oh, which is yung disruptor sa may gilid. So pwede niyang saluhin yung attempt dito ng smoke of ng smoke ng T1 kung sakaling gusto nilang puntahan itong si Razor sa may lane. Kumbaga, ito na lang si Bombi na lang yung magpapakamatay para sa Razor. Kailangan talaga nilang ingatan yung Razor. Puhunan kasi talaga niya is yung BKB duration niya. And as much na nagagamit yung kanyang BKB dito nang hindi na pupunta sa good use, doon malulugi itong Razor, lalo na sa ngayon wala pa rin naman siyang refresher. And top lane, mukhang Motivate Trust Gaming naman ang makakaiwas. O ipipilit to ng T1. Sabi ko na nga, babe, napakatapang kasi talaga dito ng T1. And Bumbi nga ang sumalo dito sa attempt ng T1. Kasasabi lang natin, nahuli na agad. Magiging aggressive na ata yung T1 kasi na farm out na ni Kuku yung kanyang BKB and Blink Dagger. Mm-hmm. So as much as possible gagamitin nila yung Doom, available pa naman. So nakup, tinutol na yung Dream Call dito ni Q, ha, pero BKB reaction coming from this DK na ibigay na Jackboy sa manhinihigupan na talaga ng damage. Etong si Doom Panis, pero Doom ni Kuku makaka-TP out, pero knowing na wala na yung Doom, pwede na mga rangkada. Etong side of Motivate Trust Gaming, and that's the Lion na mauhuli nila. Kapalit ulit ng BKB durations nila, Lion ulit, KJ. Parang masakalap pa din to for MTG, ha. Pinapagamit lang ng BKB ng T1 itong Motivate Trust. Pero ganun pa man, gumamit din naman si Kuku ng BKB. Kaso nahuli. Nahuli. Pero parang ito yung gusto ng T1, no? Pansin mo, KJ. Inaalay nila lagi yung Lion, yung Disruptor. Sige, dyan na kayo. Pahuli na kayo ng pahuli. Lagi naman nagko-commit ng big skills yung MTG para sa inyo. And ganun na nga yung nangyari. And bukang hindi na naman mag-aggressive yung Motivate Trust Gaming kahit na nakulangan ng hero yung T1. Wala eh, wala silang EDF, walang ulti yung Razor, wala rin yung Disruptor. Farm ulit to, para sa kanila, sayang. Hihintayin ulit nila mag-cooldown yung mga skills nila. Pero magandang teamfight yun for Motivate Trust. Pero this is the time na babawi yung T1, obviously, kahit walang... Mm-hmm. Ayun na nga kahit na gamit ni Kuku yung kanyang BKB kanina, pero nag-cooldown naman na. Plus, meron pa rin siyang Doom dito, which is kaya pumitas. Bilis! Ni White Moon! Inspired by Kaka Yarn. Grabe naman na ito si White Moon, pero sa kabilang banda makikita natin yung huli. Doon sa dalawang heroes ng Motivate Trust Gaming, Masarosak pag-blink out. Jackboy naman nagamit na yung kanyang BKB, pero BKB panakbo ata yun. Kuku, dinikitan siya. Gusto ata siyang i-doom, pero teka, nabubulag sila sa may 3 lines dito ni Jackboy. Nautihan yung panda, masasin na baba na ng buhay dito ng Razor Ramon. And Razor na basa akong buhay sa Infernal Blade. Kawawa naman yung carry ng Motivate Trust Gaming. Walang magawa to save the day. And 4 heroes pa ang mamamatay. Yes, sir. For the side of Motivate Trust Gaming and T1, right after that, nakakuha pa ng Tore. Mabilis na galawan lang for T1, no? Oo, mukhang sa solo kill pa nga ata si Kuku sa may bottom lane kasi hindi nagamit ni Kuku, no, yung kanyang Doom, eh. Nakapag-blink out. Pero, yan, pwede pa yata lumaban ulit yung T1, eh. Ang ganda kasi ng ginawa ng T1 doon, napitas kaagad nila yung isa sa mga important kill, which is itong si DK. And without DK, wala talaga si setup for Motivate Trust, eh. Ang ganda ng pagkaka-teamfight nila kasi magkahiwalay. Naka-dream coil ng dalawa, itong si Pac sa may gitna, tapos nakapitas yung T1 ng important kill dyan sa may triangle. Ang Motivate Trust, so... Wala, nagkagulo-gulo yung Motivate Trust dito sa team fight na yon. Even Razor na may BKB, hindi na nakagalaw, eh. Yari talaga, nakapalto ka ng Infernal Blade. And sabi nga ni KJ, lalaban pa itong T1 at pinagtanga nila yung pagbigay ng 2 para kay Gacha Boy. Napigyan agad ay isang mabilisan, pero mamamatay naman si White Moon kapalit ng lahat ng iyan. Jackboy, tatakbo once again. Meron pala siyang Lingard Sphere na huli naman si Carl Tantino doon sa may backlines, pero tinalunan na naman itong si Razor. And delikado na naman si Jackboy, so walang tagapagtanggol itong si Jackie Lamau. Sama mo pa sa hukay itong si Bumbui. 4 heroes are down once again.
sa Saitama Motivate Trust Gaming, 2 consecutive team fights, ganyan ang resulta. All lots ang Motivate Trust Gaming. Wala din kasing matinong target yung Razor eh. Kasi hindi niya din matarget si, sabihin natin, si Zephyr. Sobrang bilis na magkalakad. Si Kuku yung pinaka parang magiging target mo sa kanyang static link, or di kaya si Lion. Pero si Lion yung nagiging target niya ng static link. Kasi even ito si 23 Savage, kayang-kaya lang mag-blink out eh. Kawawa yung Razor dito. Wala siyang magawa. Kasi yung target niya sana na okay, kailangan kong kunan ng lakas itong si 23 Savage. Pero syempre magdadalawang isip ka kasi he's able to go out using his blink. So, kawawa. Kited eh. Kited na kited yung heroes dito ng Motivatras. I like how Kuku in and out lang sa team fight. Yung pagpitas nila ulit sa DK. Wala, pag wala si DK, wala na. Gulo-gulo buhay na yung Motivatras. Oo. Eh, yung DK wala, pa dito, ang bilis lang din mawala. Hindi niya rin natatank off. Yung damage ng T1, and kahit nasabihin natin, okay, one less ulti na, etong T1 kasi nabigay na yung Doom para kay Gacha Boy. Hindi pa rin sapat yun for Motivate, hindi pa rin sapat yung information na yun for Motivate Trust Gaming na lumaban eh. Diba? Kasi minsan yun yung good sign na lalaban tayo kasi walang ulti etong kabila. Pero hindi pwedeng gawin yun ng Motivate Trust Gaming kasi kahit nakulang sila dito ng ulti, sapat naman na yung mga naging core item dito ng Puck, ng Phantom Assassin, Lion, and Weaver para i-continue pa yung aggression nila sa team fight. Oo, yeah, hindi na nga nagpapahinga eh. Hindi na nagpapahinga yung T1, no? Kahit walang... Ay, di, meron na kaka-doom lang. Uy. Pero may Aegis kasi din sila eh, kaya sobrang aggressive nila. And even without the doom, tingin ko kayang-kaya pa rin nila lumaban eh. Si Lion. May nakita ha? May nakita ito si Q White Moon. Ako po, uy! Ako, bago pamatay si White Moon. Napatay niyo muna dito. Eto si Q, pero Gacha Boy with a BKB. Eto, binabakbang na nga sila sa likod ng Phantom Assassin, pero na silence. Eto si Masaro sa pula, akong magagawa dyan kung hindi mamatay na lang. Pero eto na static song, kinadigfield yung pack. Pagkatapos nun, nakapag face shift pa siya. Hindi na naman sapat yung mga panghuli ng Motivate Trust Gaming. Off yung timing nila sa mga bigayan at batuhan ng skills. At Zach Boys, huwag ka nang kumaliwa. Doberetso ka na pa uwi, pero sinalubong sa netong si Sephir together with Carl Tantino. Wala daw uuwi. Pangatlo na yan, KJ. Pangatlong beses na yan. Apat ulit. Alima naman ngayon. Oo, eto may pang-apat pa susunod. Kasi may doon pa si Kuku. Ay, so, lalaban pa to. At saka may the immortal pa itong T1, so kayang-kaya pa rin lumaban. Kita mo yung Razor, hindi ko nga nakikita yung static link mo. Ako din diba? Kasi hinahanap ko nga kanina eh. Static link niya, pero hindi ko mahanap kasi tingin ko sa support niya lang na nakiklik eh, namamatay kagad yung support si White Moon. So, wala. Nahihirapan na ngayon yung Motivate Trust due to lack of disable ang mobile ng heroes ng T1. Uy, patay. Speaking of Doom, ha? Ay! Napabalik yung PA, diba? Pero parang na-save pa siya, eh. Nananalo kasi yung yung T1 even without using the Doom. Kaya, ang ginagawa nila, kapag hindi nagamit yung Doom sa teamfight na napanalo nila, ang gagawin nila is pipita sila ng another one, and then mananalo na naman ulit sila sa teamfight, which is, walang pahinga. Yung Motivatras, hindi na sila nakakakuha ng space para lumaban ulit. And ang nakakagulat pa is kahit laban o laban yung T1, parang wala sila dito yung teamfight na nilabanan, na nag-overcommit sila, na nagkamali sila. Kasi di ba minsan may downside talaga yung pagiging over-aggressive nyo. Pwede kang gulatin dito ng Motivate Trust Gaming or ng opponent mo na pwede silang lumaban because of this item or dahil lang meron na silang ganitong ulti, meron na silang gantong combo. Pero wala guys, pulido yung T1. Alam nila yung mga scenarios talaga, yung mga situations na pwede nilang labanan at sila yung lalamang. Hindi pa sila nagkakamali guys. Wala pang pagkakamali coming from T1 this game. Napakalinis ng kanilang execution at mukhang galit na
Etong T1, gusto na bang lumipad ulit for the major? True. At saka, yun na nga, dagdag ko lang is that, ano kasi sila, alternate usage sila eh, ng skills eh. Kunwari, pull down yung Doom. Available naman yung Dream Coil, and then nandiyan din sa Lion to dish out some disable. So, even without the Doom, parang confident yung T1 na kaya nilang ipanalo yung laban. Kaya, sobrang aggressive din nila eh. Sabi mo nga kanina, sobrang pulido ng kanilang bitawan ng skills dito. So, tingnan natin, mukhang tatapusin na ata ito ng T1. All they need to do is that basagin lahat ng outside towers ng Motivate Trust. Tuhuli. Pero pinanggigilan na doon itong si Sephir guys. Ah, para na rin naman daw kasing core itong Weaver. Pero Weaver doesn't have the buyback. Pwede pa mag-abot sa ngayon itong Motivate Trust Gaming. Pero sabi dito ng T1, back lang tayo, nakapag-BKB na. Ito si Jack Boys doon sa may likod. Napatay si Mazaros and Q naman binabakbak. Itong si Kuku, pero parang walang certain target. Yung Motivate Trust Gaming, hindi pa kayo malakas individually sa heroes nyo. Pero parang hindi sila nag-usap sa target nila dun sa last team fight. Kalungkutan for Motivate Trust Gaming, nagrarattle na sila. Patapos, oh. Dahil sa pressure ng T1 at hindi pa nga tapos. Kaysa isipin mo, nanalo na. Etong T1, lalaban pa ulit sila, pero Jackboys magre-react na sa pressure na pinoprovide ang T1. Eto na ata yung kanilang magiging pagbawi, pero Jackboys, hindi ka pwede mamatay ngayon dito dahil ikaw sana'y magbe-benefit sa teamfight na to, but namatay pa rin. Etong si Jackboys together with Mazaros, Q naman inahabol, budos kanya nagamit, pero yung stomp coming from Kuko, napakaganda, Charge of the Darkness, para ngayon dito kay Doombringer, mapigilan mo na yung paghabol, pero yung critical coming from 23, Savage sa kanya pinagagagawa ngayon dito. Gats na boy ka nilang hahabulin. Infernal Blade magagamit na naman. Pero nandyan si Q ng bubulahaw lang. Pero another dagger incoming from Kuku. May kasama pang stop. Nag-BKB pa. And physical 2 PA 2 wala yan. Patay pa din. Itong si Gats na boy. And 33 minutes into the game, tinawag na KJ. GG. Game 1, Master Secure ng T1. Ano ba yung tingin mong mas maganda sanang ginawa ng Motivate Trust Gaming this game? And pwede sana magresulta yon ng ibang result? Or hindi man lang bugbog na game? Meron ba adjustment in terms of playstyle from the laning phase? Or draft talaga? Kita natin lamang yung T1. Tingin ko na kaya naman ng Motivate Trust yung early game eh. Kahit sabihin mong nalugi sila kanina. Kasi yung network naman nila hindi naman nalugi eh. Diba? Sumasabay pa nga yung Razor together with the DK. And even si Mazaros, kahit papano hindi naman siya masyadong behind. Problema lang kasi during each smoke ng Motivate Trust is wala silang nahuhuli. Just because, ito nga si DK parating wala eh. Parating siyang, kung alam mo yun, na may initial silang gustong target, pero ang ginagawa kasi ng DK, bigla siyang kumakaliwa eh. Gusto niyang mag-farm. Kumbaga, iba yung target nila. Gusto nila lang kumuha ng kill, kaso walang initiator, walang disabler na pwedeng tumalon, edi nahihirapan sila maghabol. Naghahabol dun tatlong hero, so pretty sad for Motivate Trust, pero yun na nga, congratulations dito sa T1 for getting game number 1. So, napakalinis. Ayan, yung ating mga sponsors, guys. Yung Predator, SteelSeries, and Avon Active. And guys, meron din po tayo ditong play of the game. Ayan, brought to you by our official e-learning sponsor na Luna Academy. Silipin natin. Ay! Wala ba tayong play of the game? Eto guys, gamitin nyo muna yung ating code dito na LUNA10OFF para sa 10% off sa kahit anong classes or courses na kukunin nyo sa Luna Academy. Saktong-sakto to para sa mga tropa natin dyang gustong mag-aral ulit or nag-aaral, isama nyo na yun dyan dahil meron naman kayong magagamit at 10% off, murang-mura. And syempre, PNXBet, ayan, wag nyo kalimutan guys, gamitin yung aming code na LUPONWX. And syempre, shoutout sa Globe at Home, ang ating official partner this DPC season. Pero mga sir, game number 1 pala naman po yung inyong natunghayan. Best of 3 po ang ating laban. So, pwede pang bumawi yung mga natala dyan sa may bet. Dito kayo sa game number 2, Pumuso. And magte-take lang po kami ng quick break mga sir. Kapag meron na ulit draft for the game number 2, magbabalik kami ni KJ. We'll see you guys again later. Bye for now!
isang mahabang win streak, kaya nating lahat. Equip your home with fiber fast internet